But I will continually choose life. I will continually choose Jesus over the world, over myself, over comfort. Yeah, because He is the way, He is the truth, and He is life. Andun yung sinasabi ng Panginoon na takwil ang sarili, pasanin araw-araw ang krus at sumunod sa Kanya. Na palaging pinapaalala sa akin ng Lord na hindi ako nasa mission field dahil lang ginusto ko. Nasa simula pa, He sent me out at pinag-go niya ako with that obedience na sundin lang yung gusto niya. Kasi paano nga ba, paano nila malalaman kung paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinig ito sa akin? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga mananampalataya? One thing nahirapan ako is i-give up yung opportunity na ibinigay sa akin ng Lord na one of my dream job. But the Lord specifically told me to go sa NP. No doubt na siya yung nag-utos, pero nag-struggle ako. Dahil dun sa verse 23 na sinabi niya, if anyone would come after me, gusto kong sumunod sa Kanya. So, okay, mag-go ako. Yan dun sa field, naranasan ko yung comparison nung sumusunod ako sa Lord during NP at nung hindi ako sumusunod sa Lord during nag-work ako. Kahit madali yung trabaho, aircon yung place, tapos halos naghihintay lang ako ng sweldo. Pero hindi ako masaya, wala yung joy, wala yung sinasabing life ni Lord na may joy, may happiness na kahit na anong dumating, may problema man o wala, wala yung life na sinasabi ng Lord na life, na abundant life. First time ko lahat ng pagtuturo sa mga bata, mag-share, na yun, na sobrang lahat na naramdaman ko na sobrang nakakakaba talaga na hindi ko sila kalala. Na tapos sila pa yung sasabihan ko na sino ba sila, hindi ko man sila kano-ano, anong pakalam ko sa kanila. Na pero dun sinabi sa akin ng Panginoon na hindi lang sa kakilala mo o mga kapamilya mo magkameron ka ng pakialam. Na dun niya sa akin sinabi na yung kaligtasan ay, o yung pagkakakilala sa Kanya ay para lang sa akin, na kundi para din sa ibang tao. Kasi paano nga ba, paano nila malalaman o paano sila mananampalataya kung wala pa sila napapakinig tungkol sa Kanya? E paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? Yung mga ngiti ng mga bata, it's priceless comparing sa compliment ng boss ko, comparing sa trust ng co-workers ko. Grabe yung joy to see someone come to faith, to see a blind woman come to faith and be baptized and continue learning His word. Sabi ko, Lord, ito yung abundant life na sinasabi mo. Ito pala yun. Every time I speak, I wanna run to the ones in
Siya ang tanging daan patungo sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Nung dumating po ang Nehemiah team, gusto ko rin pong yung kagaya po ng kanilang ginagawa na mag-share sa iba na marami pa po masyaran para po lubos na mas marami makakilala sa Panginoong Jesus. Gusto ko rin pong maibagi sa marami pong mga tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Na kagaya po ng ginagawa ng Nehemiah team, na kahit sila ay malayo, hindi po hadlang para sila ay pumunta sa isang lugar na para lang magbahagi ng salita ng Diyos. Unti-unti ko po na nakikita po yung vision na kailangan pong magbahagi ng salita ng Panginoon para mas marami pa yung mas makakilala sa Kanya. Gusto ko po na hindi lang po dito sa Barangay Tubigan, hindi lang po sa kalapit barangay or kahit saan. Gusto ko po na gamitin po ako ng Panginoon para sa mga lugar na gusto niya pong pagdalhan sa akin. Yung pong naman pag-share, yung pong dalian po, yung po parang nabigla po ako kasi sabi po ni Kuya Ben, magsasama daw po siya ng kabataan para daw po sharean ko. Tapos ay, ha? Sabi ko, nabigla ako. Tapos ay sabi ni Kuya Clark, kaya mo yan, Lex. Tapos, nung kaharap ko yung mga kabataan, sige, ha? Anong nga sabihin ko? Wala talaga akong maisip. Pero, natapos ko siya. Kaya tapos lumapit sa akin si Kuya Clark at si Kuya Ben. Tapos sabi nila, hindi ko sila kailangan baguhin kasi si Lord na yung magiging way para magbago sila. Para sa akin, yung purpose ng buhay ko, yung mag-share, yung maglingkod kay God. Gagamitin ko po ang buhay ko sa pag-share po sa ibang tao na hindi pa po nakikilala si Jesus.